Stretch muna tayo, guys. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Up. Ay, kondisyon. May tanong dito si Mark Santos ng Pampanga. Sir, ask ko lang, paano ba ito? Senaryo, mga sir. A1, act of shooting sa 3-point area. B1, tinawagan ng ANSPO dahil sa landing spot kay A1. Pagkatapos, sinikod bigla ni A1 si B1. Tinawagan din ng ANSPO si A1. Okay? So, kumbaga nag-gumante, no? Si resumption po sana para maintindihan ko. Okay. So, Mark, yung kasagutan natin dyan, unahin muna natin yung sinabi mong A1, tumira ng attempt for 3 sa 3-point goal. So, nagkaroon ng landing spot. So, bibigyan sa atin ng 3 shots, no? Kasi kung saan siya tumira, doon siya natin na titingnan natin yung ano niya. Point of origin, no? Yung Article 16 pa rin. Goal win media plus value. Then, meron na sana siyang makukuha ang ball possession dahil gumawa, nag-react siya o binigyan, siniko niya nga si B1. So, binigyan din siya ng ANSPO ng ating official according kay Mark, no? So, kung ganun po yung situation natin, so, mawawala yung ball possession ng Team A. So, bipatirahin siya ng 2 free throw without lineup, then babalik po dun sa team B yung 2 free throw, sila yung magkakaroon ng ball possession after 3 sets ng A1 kasi siya yung na-landing spot, no? So, ganun lang guys, yung din natin makikita yun sa Article 37, yung unsportsmanlike foul. So, dahil magkaiba yung kanilang category sa 3-point goal area tumira, hands po yung tawag, then sa kabila naman, dead ball na siya pero ans po yung tinawag din dun sa A1 dahil nagkaroon siya ng siniko niya. So 2 free throw dun sa team B plus ball possession. So without parehas siyang walang lineup. So 14 second shot lock ang resume natin sa team B na. Okay guys, I hope may nakuha kayo habang nag-switch tayo dito sa bahay. Mamaya meron tayong workout at game mamayang gabi. So thank you guys sa pakikinig nyo. Hope Mark meron kayong nakuha nyo yung kasagutan. Thank you very much sa question nyo. And good luck at shout out sa grupo mo dyan sa Pampanga at sa lahat ng grupo sa Pilipinas. Good luck and be safe always guys. Bye bye.